Nasa bandang ledge kami sa harap ng DJ's booth. Ilang sandali pa, nakita kong nag-spark ang gawing kisame ng DJ's booth at walang ilang segundo ay nagliyab na iyon at agarang kumalat sa kisame. Naghiyawan pa ang ilang mga kasama naming sumasayaw sa oras na iyon sa pag-aakala kasing special effects iyon ng disco, pero sa pagiging regular na customer ko nga doon. Inutoban ako ng hindi maganda. Oras na naman pa! Mascom sophomore ako nung nangyari ang pagkasunog ng Ozone Disco na gumimbal sa buong mundo noong 1996. Sa San Sebastian College ako nag-aaral noon at sa katunayan, sadyang itinadhana akong mapalapit sa lugar, lalo at nagtatrabaho na ako ngayon sa isang broadcast TV station na hindi kalayuan sa dating kinatitirikan ng Ozone Disco na ngayon ay isa na namang buhay na lugar matapos i-convert bilang isang food chain. Sa tuwing may nagtatanong sa akin na kasama ko sa opisina kung natutroma pa rin ba ako sa tuwing nadadaanan ko ang bahaging iyon sa timog, lagi ko nalang sinasabing, wala naman, parang normal lang. Para kasi sa akin, isa na lang iyong lugar. Subalit, sa likod ng aking mga pahayag na iyon ay ang kasinungalingan. Pabalat ko lang kumbaga. Gusto ko lang kasi na maging okay ako sa tingin ng iba. Patawarin ako ng mga nakikinig subalit aminado talaga akong medyo may pagka-rebelde ako sa magulang ko noon. Pinilit ko sila na dito sa Maynila magkolehiyo. Ang ama ko ay isang sundalo habang OFW naman ang aking ina. Pagka-graduate ko nga ng high school, umalis na ako sa San Fernando, Pampanga para masubukan ko naman na mamuhay ng independent. Yung walang sinusunod na utos, walang sinusunod na batas sa tahanan, at pinakita ko itong lalo noong ako ay sumampa na ng kolehiyo na kung saan natutunan ko na ang hindi magandang bisyo. Halos walang gabi na nagsusunog ako ng baga salit na magsunog ng kilay, nagpapakalunod sa alak sa halip na mag-stay sa bahay at uuwi ako sa kung anong oras ko gusto. Isa sa bahagi ng pagiging ganun ko ay ang Ozone Disco. Isa kasi ito sa mga popular na hangout along Timog noong mga panahong iyon. Iginiya ko ang aking dalawang pinsan kasama ang dalawa kong kaibigan. Sa katunayan, maaga kaming dumating sa lugar. Bandang alas 8 noon pero talagang jam-pack na ang Ozone Disco. Nagtataka nga kami dahil masyado pang maaga. Pero ganun na karami ang tao. Nabatid na lang namin base sa nakapaskil na may parang graduation 50% off promo sila ng gabing yun. Dahil sa sobrang dami ng tao doon sa masikip na silid na alam ko lang ay kaya ang pang 100 lang, wala kaming choice kundi marahang itulak ang mga nakaharang sa hallway. Siniksik talaga namin ang aming mga katawan hanggang sa makapwesto kami sa semicircular bar na nasa isang sulok. Nakaharap ito sa dance floor. Doon na kami uminom habang pinapanood ng ibang guest na halos magbalyahan na sa dance floor dahil sa siksikan. Yung ibang umiinom, nakita ko na rin na matyagang nakatayo na lang. Bago maganap ang panic, huli kong nadinig na nagpiplay ang tugtog na To the Beat of the Drums ng The Ethics. Popular yun noon, and after that,
May parang sumiklab sa kisame ng DJ's booth na malapit sa kusina at washroom. Sa totoo lang, inakala kong special effects talaga yon dahil nga may promo sila nung gabing iyon. Pero napansin kong hindi na normal at hindi na ito pakulo dahil kumakalat na ang apoy sa kisame. Sa pagkakatanda ko pa, ay palaki na ito ng palaki. At sa pagkakatansya ko, ay parang kada segundo ay nilalamon nito unti-unti ang kisame. Hanggang sa nagpunta na ito sa gilid, sa dingding, sa acoustic. Napatingin na lang ako sa ibang nasa loob. Pero kinabahan talaga ako dahil parang wala lang sa kanila yung kumakalat na apoy. Patuloy pa rin sila sa pag-inom, pagsayaw, habang yung ibang nakita ko nakatayo kanina ay patuloy pa rin sa pagkikwentuhan, paghahalakhakan, yung iba pa nga'y nag-aapiran kahit na lumalaki na ang apoy. Andun pa rin sila. Kinalabit ko ang aking mga kasama at niyaya ko silang umalis. Naabot namin ng unang pinto sa mahabang hallway ng disco house at yun nga lang, dito na nagsimulang nagkaroon ng stampede. Nagkatulakan na at sa katunayan na hiwalay ako sa aking mga kasama. Dinig na dinig ang sigawan sa loob at samot-saring tinig ang nadidinig ko na iisa lang ang sinisigaw at sinasabi nilang may sunog. Pero kahit nagkakaroon na ng ganoong sitwasyon sa loob, ay mukhang mas lalo pa kaming ikinulong ng mga sikyo ng Ozone Disco. Sa pakiwari ko, inaakala siguro nila na may riot sa loob kaya ganito ang ginagawa nila. Hindi ko na naisip na mainis sapagkat napapaibabawan ako ng takot, kaba at ang kagustuhang makalabas doon. Kaya lang, mistulang death trap ang pinto. Hindi mabuksan hanggang sa tuloy-tuloy nang nagkakatulakan at mas lalong wala nang makapagbukas gawa nga nang papasok ang tulak ng pinto at hindi palabas. Mas lalong nagkagulo nung naputol na ang kuryente at hanggang sa binalot na kami ng makapal na usok na nakakasulasok at halos ito na ang naging dulot ng pagkahimatay ng iba. Naalala kong may nakapagbukas ng pinto ng sandaling iyon pero sa halip na makatulong para bang mas lalong nakapagpalaki pa ng apoy dahil pumasok ang hangin na mula sa labas. Kitang-kita ko pa kung paanong sabay-sabay na matumba ang mga nauuna sa akin dahil sa paghagip ng isang malaking apoy sa kanila. Para siyang tidal wave ng apoy. Hopeless na ako nung mga sandaling iyon. Hindi ko na naisip ang mga kasama ko. Ang iniisip ko na lang ay kailangan kong makalabas doon para kahit masunog ang katawan ko. At least makikilala pa rin ako ng aking mga magulang, ng aking pamilya. Bagamat naghahabol ako ng hininga, napansin ko pa ang malalakas na ungol. Ang mga daing na magkahalong takot at sakit at saka mga iyak. Magkagayon man, sa halip na lamunin akong patuloy ng lungkot, ng awa, ay buong tapang kong ginapang ang aking katawan na nasa hallway. Hindi ko na masigurado ang mga buhay sa mga patay doon hanggang sa makalabas ako ng tuluyan. Pagkalabas na pagkalabas ko ay tumawid ako sa kalsada at nagtungo sa grupo ng mga osisero na nasa tapat ng natutupok na lugar. Isa sa mga iyon ang humikayat sa akin na dalhin ako sa ospital pero tumanggi ako dahil sinabi kong okay naman ako. Wala akong sugat. Buhay ako. Napatingin ako sa natunaw kong long sleeve na kumapit na pala sa aking sunog na mga braso at napahawak pa ako sa nasunog kong buhok
dito ko na-realize na kailangan kong ang isugod sa ospital. Sa awa naman ng Diyos, buhay din palang nakalabas ang aking mga kasama ng gabing yun. Nagpasugod kami sa De Los Santos Medical Center along E. Rodriguez sa halip na sa pinakamalapit na St. Luke's. Inisip kasi ng aking mga kaibigan na tiyak na mas maraming dadalhin na biktima doon, kaya mabuti na lang na doon na lang kami sa De Los Santos. Sa katunayan, kami din nga ang unang biktima ng sunog na ginamot doon. Naaalala ko nung nasa ER ako. Dito ko mas naramdaman ang sobrang hapti at ang labis na sakit na halos hindi ko maipaliwanag kung papaano. Walang minuto na mapapaiyak na lang ako dahil ramdam na ramdam ko at parang halos tagos hanggang sa aking kaluluwa ang sakit. Kailangan rin kaming ihiwalay upang maiwasan daw ang impeksyon. 30% ng aking katawan ayon sa doktor, lalo sa aking kamay, braso at likod ang nagtamo ng second degree burns. Mula sa Pampanga, dumating sa ospital ang aking ama at right away pagkakita ko sa kanya, humingi na ako ng tawad. Ang aking ina naman, nasa New York nang maganap iyon. Hinimatay pa daw ito dahil sa nangyari. Halos araw-araw, laman ng balita sa TV ang sunog sa ozone. Nakiusap ako sa nurse na kung pwedeng patayin ang telebisyon dahil nagdudulot ito ng labis ding stress sa akin at tila ba sa tuwing nadidinig ko ang salitang iyon. At ang pangalan ng lugar na iyon ay parabang mas lalo akong nasusunog. Lalong tinutupok ang emosyon ko. Mas malala pa sa mga hindi nakaligtas. Ngunit kahit nakasara ang telebisyon, mas nakaka-stress pala dahil naglalaro sa aking utak ang mga nadidinig ko ng mga malalakas na ungol, mga daing ng magkahalong takot at sakit, at saka ang mga iyak. Para bang hinahunting ako nito at kinukulob ang isipan ko sa nangyari. Para ba siyang nakarecord sa aking isipan at kung kailan lang naisin ay bigla-bigla na lang itong magpiplay. Para ko rin siyang naririnig kahit sa pagtulog ko. Lalo ang katotohanan na nasunog ang katawan ko dahil dito. Ang trauma niya sa akin ay hindi lang pang-physical kundi mas malala ang idinulot sa aking emosyonal. Habang nagpapagaling din ako, parang katawan ko na ang otomatikong umiiwas sa mga masisikip na silid, lugar na maraming tao, at yung paikipagsosyalan. Makarinig nga lang din ako ng sirena ng ambulansya at maging ng fire truck. Napapahawak na lang ako sa aking dibdib dahil kinakabugan ako sa kaba ng sobra. Ito yung mga bagay na nilabanan ko ng mahabang panahon. Yung mga bagay na itinago ko sa kada sabi ko ng okay lang ako. Kaya nang makapasok ako sa isang TV network, hindi ko rin talaga alam kung tila ba sadya at pinaglalaroan na naman ako ng tadhana
dahil na-assign ako bilang researcher sa isang public affairs show na nagtatampok ng mga real-life emergency situations tulad ng kalamidad at medical situation tulad ng mga nasunugan. Para akong tinutorture noong una, pero kalaunan nakatulong siya sa akin para tuluyang maghilom. Hindi lang sa mga sugat na tinamo ko, kundi pati na rin sa tromang inabot ko. Sa aking pagpasok, mas pinipili kong mag-long sleeves talaga para makaiwas na rin sa paulit-ulit na tanong ng mga makakasalubong ko na kung ano ang nangyari sa akin. Nakakasawa na rin kasing sumagot at mas lalo lang akong maaawa sa sarili ko at unti-unti na naman akong lalamunin ng pagbaba ng aking kumpiyansa sa sarili. Dekada man ang lumipas, pero aaminin kong pabalat ko lagi na sa tuwing dumadaan ako sa lugar na kung saan nandun ang ozone disco, ay parang wala akong nararamdamang trauma. Pero sa katunayan, meron pa rin. May panginginig, may kaba, pero okay lang. Dinadaan-daanan ko lang naman. Pero mariin kong paalala sa aking mga kasamahan na kung pwede wag nila akong yayayaing tumapak muli sa lugar at mas lalo ang yayain akong kumain sa bagong nakapwesto doon kahit na 25 hours yang open. Sabi ko nga sa kanila nang seryoso. I-dare na lang nila ako at ipagawa ang lahat. Wag lang ang tumapak sa lugar kung saan nagpabago ng buhay ko. Dahil hindi ko kakayanin. Alam kong matapos ang gabing iyon, sunod-sunod at tila baga hinahunting kami ng mapait na pangyayari. Kasabay rin ang paghilom ng sugat na aking tinamo. Alam kong may iba pang maaaring ikwento ang lugar na sigurado kong mararanasan at naranasan din ng mga napadaan doon. Baka nga hanggang ngayon, magpaparamdam pa rin ang mga kaluluwang nakulong sa impyernong disco na nagdulot ng kanilang maagang pagyao. Ang mga kaluluwa ng tao na minsan naming nakasalumuha sa loob ng isang masikip na silid. Ang pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Ang kada 18 ng Marso ay itinuturing kong bangungot. Hindi ko talaga maiwasang maalala ang gabi ng tetsyang ito taong 1996. Lunes yun. Ang inaakala ko kasing simpleng fun party night ay mauuwi pala sa isang hindi ko makakalimutan sa habang buhay ko. Ang alaala na parang habang buhay na tutupok sa akin. Tawagin ninyo ako sa pangalang Junie. Isa akong mananayaw at regular na customer ng Ozone Disco bago pa man maganap ang malaimpyernong gabing iyon. Sa aking pagkakatanda, dinagsa talaga ang Aliwan dahil may 50% discount promo sila sa lahat ng guest kung kaya't hinila ko na rin ang aking pinsan at iba pang kasamahan sa dance troupe. Pagpasok pa lang namin ng Ozone, nanibago na ako sapagkat masasabi ko talagang na hindi mahulugang karayom ang loob ng lugar. Sa pagiging regular ko doon, ang alam ko ay 100 lamang ang pwedeng lamanin ng lugar. Subalit itong gabi, bago pa sumiklab ang pangyayari na tiyak magpapabago sa aming buhay, ay kapansin-pansin na hindi lang 200 guest ang nasa loob. Ngunit dahil mas pinangunahan kami
na-enjoyin ang gabing iyon dahil may pakulo ang disco house, ay hindi na lang namin inintindi ang dami ng tao, bagkus ay mas inintindi na lang namin ang pagsayaw sa dance floor. Hindi ko na rin maalala kung anong oras na iyon, pero aaminin ko ring may kargada na kaming alkohol na magsimula kaming sumayaw kasama ng buo kong tropa. Nasa bandang ledge kami sa harap ng DJ's booth. Ilang sandali pa, nakita kong nag-spark ang gawing kisame ng DJ's booth at walang ilang segundo ay nagliyab na iyon at agarang kumalat sa kisame. Naghiyawan pa ang ilang mga kasama naming sumasayaw sa oras na iyon sa pag-aakala kasing special effects iyon ng disco. Pero sa pagiging regular na customer ko nga doon, kinutuban ako ng hindi maganda. Parang may mali. Parang may hindi magandang mangyayari. May isang sigaw akong narinig sa hindi ko malamang sulok ng disco at sinabi nitong, "May sunog! May sunog!" Kung kaya't nagkaroon na ng komosyon, kitang-kita ko kung paano magunahan ang mga kasama namin na nagpa-party kanina. Kitang-kita ko kung paanong nagtutulakan sila para makalabas lamang ng silid. Kami rin naman ang tropa ko ay hindi na nag-atubiling makipagsiksikan at dahil sa hinihingi ng pagkakataon ay nakitulak na rin kami, nakipagbalyahan kami sa mga nasa unahan namin makalabas lang sapagkat nakikita ko na ang bilis lamunin ng apoy ang buong silid. Sa sarili ko, kahit binubugbog na ako ng kaba ng sandaling iyon, ay naisip kong wala nang pag-asa. Matatrap na talaga kami dahil hindi mo maitulak palabas ang pinto. Bagkus, kailangan mo itong hilahin para magbukas. Sa pagkakatanda ko at hindi ako pwedeng magkamali para mabuksan ang pinto na nasa entrance, ay pa-inward ang tulak nito. Kaya kung galing ka sa loob ay hindi mo ito maitutulak palabas. Hanggang sa para na kaming sardinas sa pagkakasiksik sa bukanan ng disco house. Ilang saglit pa ay nakaramdam na ako ng panghihina. Para na akong nauubusan na ng hininga. Wala nang hangin. Punong-puno na ng nakakasulasok na usok, sabay na nakasusunog na kaluluwang laki ng apoy. Alam kong malapit na ako sa pinto noon, subalit hindi ko na kayang makalabas. Nakita ko na lang din ang mga katropa kong nakahiga na sa sahig at napatitik pa ako. Ngunit, wala na rin silang buhay. Ganun kabilis ang pangyayari. Nag-give up na ako. Tinanggap ko na sa aking isipan na hanggang dito na lang. Dito na magtatapos ang buhay ko. Kaya ipinikit ko ang aking mga naluluhang mga mata at kasabay nun ang pagsabi kong, "Lord, kayo na po ang bahala." Matapos kong sabihin yun, sa hindi ko maipaliwanag kung himala ba o sadyang tadhana na nahampas ko ang handle ng pintuan. Hindi ko rin malaman kung paano ko agad iyong hinawakan gayong napakainit na sa loob. Pagkahawak ko nito ay agad ko itong binuksan at nakatakas ako. Pagtakbo ko sa labas ay iyak ako ng iyak. Para bang muli akong nabuhay dahil muli ako nakalanghap ng totoong hangin.
Habang sinasakip ako ng mga lumalapit na tao sa akin, natatandaan kong tila baga ako ay manhid ng mga sandaling iyon. Hindi ko nararamdaman ang hapti at ang sakit ng mga tinamo kong third degree burns dahil mas nalunod ako sa lungkot. Dahil sa sinapit ng aking 16 na kaibigan. Yun na pala ang aming huling sayaw.